to better. Sa Tagalog po, ang lahat ng pagbabago ay may kaakibat na sakripiso. Mula kay Richard Hooker. Ayan. Thank you so much, Tito Richard. Oh, ah, Tito mo naman ngayon, sir, ha? Kasi si... si Kap Francis. Si Kap Francis, ano? Pare oh, wait niya. Lang, nasaan po siya? sandali. Nagpapahinga. Okay. Sinumpong. Mm-hmm. Hindi, ibig ko sabihin, sinumpong yung kanyang apo. Sinumpong yung kanyang apo, naglambing sa lolo. Hindi naman nakatulog ng sapat si lolo ng magdama. Napakabait namang lolo. Yeah. Ay, sorry, grandpa. Granny. Kailangan sosyal. Grandpa. Napakabait naman. Talaga nilalaro pa, no? Lolo naman talaga ang tawag, eh. Hindi para sosyal. Grandpa. Alam mo, yung si Ka Francis, kahit na... milyonaryo yan. Oh my goodness! Simple lang gusto niya. Ang galing na kay Sir Alan, ha? Simple lang gusto niya. Lolo, lolo, lolo Francis. Oh, ako simple. Eh, that amang mo nang na isipin lang. Yung ingkong. Huwag na yun. Ay, oo nga, amang, no? Mas lolo. Ingkong, amang. Mas bagay sa kanya. Ingkong. Ingking. Ingkong. Ano? Nabubulol ako. Ingkong. Francis, tama po ba? Hindi, lolo. Oh, lolo. No, na talagang pag ang apo ang naglambing, ay wala siyang magagawa. Hindi niya mapahindian ang kanyang lolo. Napuyat lang ho, napuyat lang naman ang Ka Francis. Kaya ayan na naman, mukhang may naghahalahala na naman na sa naman, atin. Lagot na naman tayo. Ikaw lang. Bakit ako lang? Sabi mo muna yung ingkong in 10 times. Ang habang airtime kakainin nun. O, punta na tayo sa mga balita. Gagana naman yun. Okay. Mga kaibigan, ang oras natin, 10 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga ang mga headlines sa tid ni Jeng Margarejo. Mm-hmm. At narito naman po ang mga detalye ng mga balita mula kay Audrey Goriceta. Narito na ang maiinit na balita dito sa Radyo Bisyon. Pangulong Rodrigo Duterte handang ipagtanggol ang aksyon ng pulis laban sa kriminalidad at illegal na droga. Paghahanda sa unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, puspusan na. Text Bato Hotline, ilulunsad ng PNP. At mga kumpanya ng langis, nagpatupad ng bawas presyo sa kanilang produktong petrolyo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kahandaan na ipagtanggol ang mga aksyon ng mga pulis pagdating sa pagsugpo sa kriminalidad at illegal na droga. Sinabi ng Pangulo na i-absolve niya ang mga pulis na mapaparusahan dahil sa kampanya ng pamahalaan kontra droga. Hindi rin umano magdadalawang isip ang Pangulo na magbigay ng pardon sa 10 o kahit pa 15 military at police personnel kada araw. Dagdag pa ng Pangulong Duterte, lalagda siya ng pardon para sa kanyang sarili, para sa kanyang kampanya laban sa kriminalidad at droga. Batay sa datos ng Philippine National Police, mula Mayo 10 hanggang Hulyo 3 ay nasa mahigit 100 katao na ang nasawi bunsod ng police operations para labanan ang ipinagbabawal na gamot. Dahil dito, nagpatawag na si Senator Laila De Lima ng isang Senate inquiry para siyasatin ang dumaraming bilang ng drug-related killings. Sa iba pang balita, puspusan na ang paghahanda para sa kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo. Ininspeksyon kahapon nila Presidential Communications Secretary Martin Andanar at Batikang Indie Film Director na si Brillante Mendoza ang batasang pambansa para sa nalalapit na zona. May report si Jervis Manahan. Changes coming na raw pagdating sa mga State of the Nation address o zona ng Pangulo ng Pilipinas. Kung dati, nagiging makulay ang batasang pambansa dahil tila nagiging party ito ng mga mambabatas na nakabihi sa pinakamagaganda nilang kasuotan, asahan raw na masimple ang zona ngayong taon. Wala raw masyadong pakulo si Pangulong Duterte sa una niyang zona, di gaya ng mga nauna sa kanya. Mismong si Communication Secretary Martin Andanar at mga opisyal ng PCO ang dumating sa batasang pambansa para inspeksyonin ang lugar. Kasama rin nila ang award-winning film director na si Brillante Mendoza na inimbitahan ni Andanar para mag-direct ng zona. At ang anak ni Presumptive House Speaker Pantaleon Alvarez na si Finance Undersecretary Paula Alvarez. Walang masyadong fanfare.
Okay. Of course, sona siya, kailangan talagang kahit papaano, nandun pa rin yung formality. He doesn't want to say flowery words. He will not deliver flowery words. Rather, I think he'll have beautiful words. Straight to the point. I think less of the drama, but more on the policies for action that he needs from the Senate and the Congress. Nilibot ni Direk Brillante Mendoza at Secretary Andanar ang mga dadaanan ni Pangulong Duterte mula sa kanyang pagdating hanggang matapos ang kanyang talumpati. Ito'y para makita kung ano ang mga posibleng mangyari sa darating na Lunes, kung kailan nakatakda ang State of the Nation address. Nagkaroon din sila ng pagpupulong kasama ang RTVM na makakasama ng PTV sa pangunguna sa pagpapalabas ng SONA sa bansa. 14 na kamera ang gagamitin sa SONA para maipakita ng buo ang mga pangyayari sa loob ng batasan. Ang gusto namin ma-achieve, yung magkaroon siya na mag-communicate siya at makakonect sa mga tao. That even if it's a SONA, hindi lang siya yung parang formal na nagsasalita coming from his point of view. Bagamat unang beses magtatrabaho para sa SONA, hindi naman daw masyadong bago ito para sa batikang direktor. Dahil ang kanyang advokasya sa larangan ng pelikula ay malapit naman sa mga pananaw ni Pangulong Duterte bilang isang leader. Sa pelikula ko, ang kinakapture ko yung spontaneity, no? Nung acting, even the camera movement and all. So hindi ako ganun mahihirapan kasi ayoko rin yung masyadong prepared. Pro bono o walang bayad ang serbisyo ni Mendoza para dito. Hindi na rin naman bago ang pagkakaroon ng direktor ng SONA. Dahil taon-taon naman daw itong ginagawa. Sa ngayon, inihahanda pa raw ang talumpati ng Pangulo at hindi na raw sila magkakaroon pa ng rehearsal para dito. I think that shouldn't be, dapat hindi nire-rehearse at hindi ginagawa. Hindi naman gano'n ang presidente. So, ika-capture mo lang talaga yung moment na nagsasalita siya, no? And with Direk Brillante here, I think the Filipino people deserve to watch a world-class production for the State of the Nation. Bukod kay Direk Brillante Mendoza, abala na rin ang mga staff ng batasan para sa big day sa July 25. Isang linggo na lang bago ang pinaka-inaabangang unang State of the Nation address ni Pangulong Duterte. So makikita ninyo na kasalukuyang inihahanda ang plenary hall ng batasang pambansa. Ito ang magiging unang pagbisita ni Pangulong Duterte dito simula nang maihalal siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi dumalo si Duterte nang iproklama siya sa batasang pambansa bilang bagong Pangulo. Pero hindi naman sa SONA ang unang beses niyang pagpunta rito dahil naglingkod na rin siya bilang kongresista ng Davao City noong 1998 hanggang 2001. Jervis Manahan, PTV News. Samantala, ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagkilala sa karangalang na ihahatid ng mga Pilipinong atleta sa bansa. Sa kanyang pagsasalita sa send-off ceremony ng Philippine delegation na sasabak sa Rio Olympics, sinabi ng Pangulo na pagbabayarin niya ng tamang buwis sa mga Pilipino upang pondohan ang pangangailangan ng mga Pilipinong atleta. May report si Rocky Ignacio. Formal na ipinabot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkilala sa kakayahan ng mga Filipino athletes na sasabak sa Rio Olympics na gaganapin sa Rio de Janeiro, Brazil. Sa kanyang pagsasalita sa send-off ceremony sa Philippine delegation sa Malacañang, sinabi nito na isa ng malaking karangalan na makasama sa naturang kompetisyon. Well, I would like to just say to you, just try your best. You need not really kill to win. Just enough that you try. Very hard, and the conscious mind would always work on something in the direction of love of country. Nothing beats, you know, not everybody is given the honor to serve his country. Itinaas pa nito ang allowance sa mga coach at atleta na sasabak sa Rio Olympics. Inanunsyo rin nito na gagawin niyang $3,000 ang allowance ng atleta at coach mula sa dating $1,000. I will increase your sa mga athletes, coaches, sa 3,000. Ang mga official kasi mayaman na yan sila, 500 na lang. Three, you'll have five. Good enough? $5,000. For this. Huwag tayong magtingi. Huwag tayong magtingi. That's why, hindi naman cheapskate, but
kung panahon sa nakawan pati gastuhan, eh ito, that's the reason why. You know, other countries are so liberal with their finances because they want to help. Pag ganito lang, well, of course, joke, no? Is, you know, as the finance secretary, eh, sabihin na naman niya na kulang man talaga, Mayor. O di, yung sweldo ng PSG ng buwan na ito, give up na lang ninyo. Isang batalyon niya nandiyan, yan, si Colonel Bautista, yung ruler yung was assigned in Davao many years ago also. So, 3 and 5, would that be okay for you guys? O gusto ninyo, nagdagan pa ng 2,000. Punta yung joke nung mag-alit. Ipinabot rin ng Pangulo ang kanyang determinasyon na palakasin ang kakayahan ng mga atletang Pilipino. Ayon sa Pangulo, pagbabayarin niya ng tamang buwis sa mga mayayaman para pondohan ang pangangailangan ng mga atleta. At maasahan ninyo, graft and corruption will stop right on its tracks. No more tax exemptions, no more rich people importing. Eh, mga oligarchs. Nandiyan lang sila tayo. They have the connections. They the secretary. Kabilang sa mga atletang dumalo sa okasyon, sina Kirsty Elaine Alora ng Taekwondo, Hidelin Diaz at Nestor Colonia sa weightlifting, Miguel Tabuena ng golf, Maristela Torres Sunang ng athletics at Ian Lariba ng table tennis. Ang ibang atleta ay nasa abroad para sa kanilang training bilang preparasyon sa 2016 Rio Olympics na kinabibilangan nina Eric Sean Cray sa hurdles, Mary Joy Tabal sa marathon, Charlie Suarez at Rojan Ladon sa men's boxing, Jasmine Alcalde at Jesse King Lacuna sa swimming. Umaasa ang Pilipinas na makasungkit ng medalya sa Rio Olympics. Ang huling masungkit na medalya ng Pilipinas ay noong 1996 Atlanta Olympics sa pamamagitan ng boxer na si Mansueto Onyok Velasco na nakakuha ng silver medal. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Samantala, Miss Universe Pia Wurtzbach na courtesy call kay Pangulong Duterte sa Malacanang kahapon. Sa pulong na tumagal ng halos 30 minuto, ipinaabot ng Pangulo ang pagkilala sa parangal na nakuha ni Wurtzbach nang manalo ito sa prestigyosong beauty pageant. Nagmula ang pamilya ni Wurtzbach sa Cagayan de Oro City, kaya bilang isang Mindanaoan rin, kinilala ni Duterte ang kakayahan nito na gampanan ang tungkulin bilang kasalukuyang Miss Universe. Personal naman na ipinaabot ni Wurtzbach ang pagbati sa Pangulo bilang bagong leader ng bansa. Sinabi rin ito na malaking karangalan para sa kanya na makilala at makausap si Pangulong Duterte. Si Wurtzbach ang 3rd Pilipinong itinanghal bilang Miss Universe, kabilang na sina Gloria Diaz at Margie Moran. Inaasahang ilulunsad ng Philippine National Police ang text bato hotline sa susunod na linggo. Ayon kay Police Community Relations Group Director Gilbert Cruz, sa pamamagitan nito, direkta nang makakakonekta ang publiko kay PNP Chief Ronald De La Rosa upang iulat ang mga insidenteng kanilang masasaksihan sa lansangan. Ito niya ang nakikitang paraan ni De La Rosa para magkaroon ito ng mas maayos na ugnayan sa taong bayan. Ani Cruz, binigyan sila ng 45 araw ni De La Rosa upang tapusin ang naturang reporting system ng PNP kung saan maging ang mga ordinaryong cellphone ay maaaring gamitin ng taong bayan. Malimbad dito, gamit din ang smartphone application. Maaari na rin i-report ng cellphone o ng mga cellphone users ang mga manoy gumagamit at nagtutulak ng illegal na droga sa kanilang lugar. Nilinaw naman ni Cruz na hindi lamang ito limitado sa illegal na droga, kundi maaari rin i-report dito ng publiko ang mga krimen na kinakailangan ng agarang pagresponde ng pambansang pulisya. Magandang balita para sa mga motorista. Nagpatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw, Hulyo 19. Epektibo kaninang alas 12 ng ating gabi, kabilang sa mga nagpatupad ng tapyas presyo ay ang mga kumpanyang Sea Oil at Chevron. Batay sa kanilang abiso, 55 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 75 sentimos naman
ang tapyas presyo sa kada litro ng diesel, habang 75 sentimos din ang ibinaba sa presyo ng kada litro ng kerosene. Epektibo rin kanina nga 6 ng umaga, nagpatupad din ng kaparehang oil price rollback ang mga kumpanyang Shell, habang ang mga kumpanyang Eastern Petroleum, Flying V, PTT at Phoenix ay nagpatupad lamang ng bawas presyo sa kanilang gasolina at diesel. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Rodrigo Rizeta. Balik muna sa inyo, Prof. Allen at Sherina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Mga kaibigan, ang oras po natin sa buong Pilipinas, meron tayong 24 minutos na makalipas po ang alas 6 ng umaga. Mm-hmm. At sa punto po ito, Sir Allen, bubuksan ko muna ang aking cabinet ng mga messages. Okay. Good morning po, Sir Allen. Ma'am Zarina, everyday po kami nakatutok sa inyo. Napaka-informative, educational, at makatotohanan ang inyong programa. More power and God bless from Bobby and Lisa Montero of Davao del Norte. Maraming salamat po. Good morning po dito sa amin. Marami ang mga sangkot sa drugs. Parang pinipili lang ang dinadakip. From Concerned Citizen ng Palimbang Sultan Kudarat. Maganda umaga po. Thank you. Hi, Sir Allen, Ma'am Zarina. Salamat po sa programa nyo. At hi din po kay Dan Lopez from Princess from Bacoor. Maayong buntag Central Visayas at anumang sulok ng daigdig. Sana po mawala na ang red tape ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Alberto Amandoron po ng Poblacion Badian, Cebu. Hi po, Sir Allen. Ma'am Zarina, binabati ko po ang girlfriend ko na si Princess Reyes. God bless po. Thank you. Mm-hmm. Okay. Good AM po, Sir at Ma'am. Pakibati nga po si Catherine de la Cruz ng happy birthday. Ang pagbati mula kay ating nene, kaka at family de la Cruz. Thanks po from Dr. Nilo. Good morning, Ma'am and Sir. Sana po mapansin pa ang PWD sa Calbayog City ng bagong gobyerno. Ronald Antivo ng Calbayog City, Western Samar. Ayan. Okay, good AM. Kaalan, guwapo. Salamat po. Malinaw ang signal nila ron. Ano? Ma'am Zarina Tisay, may smiley pang kasama. Ayan. Mm-hmm. Binabati ko po sila Lynn De La Torre, Mama Lisa Manuel, at yung nakatutok nood sa Santa Ana sa Barbie scene coming from Daddy Eli and Mamu Mila Bonifacio, San Carlos, San Luis, Pampanga, Maracal, Maracal pong salamat. Ibig sabihin, maraming salamat. Kaalan, may inulit na naman yung guwapo. Parang gusto ko na tuloy maniwala. Okay. Okay. Oras natin, 26 minutes po makalipas ang 6 a.m. Mm-hmm. At sa punto pong ito, puntahan na natin ang unang sigwada ng ating provincial news. Bayan Patrol Report! Unahin ko na, Sir Allen, ng Hingoog, Radyo ng Bayan, kasama si Merly Ledesma. Maayong buntag, Merly. Konektado ka. Yes, maayong buntag. Tagumpay na inilunsad kahapon ang 56 City Charter matapos ang flag raising ceremony ng pamahalaang lungsod kung saan nakatakda sana ang mass oath-taking ng mga drug users at pushers ng lungsod. Subalit ipinagpaliban sa susunod na Lunes, Hulyo 25. Napag-alaman, mahigit 1,800 ang mga nag-surrender na drug users at pushers mula sa iba't ibang barangay ng lungsod. Ayon kay Police Chief Inspector Espiridion Ragot Biado III ng PNP Hingoog, dagsa kahapon ng umaga ang iba pang mga nag-surrender dahil sa akalang katapusang araw na at natatakot umano na matapos ang Operation Tukhang ay patayan na. Maliban sa Operation Tukhang, isinagawa ng mga pulis ang Oplan Sangbanat kung saan ginawa ang bypass operations at drug raid, kaya marami na ring mga drug pushers ang kanilang nahuli at nakasuhan dahil sa paglabag ng batas ang RA 9165. Para sa Radyo Vision, Merly Liacuna Ledesma ng Hingoog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Merly Ledesma. Mga kaibigan, mula sa Hingoog, punta naman tayo sa Norte. Diyan po sa Radyo ng Bayan, Lawag City, naritong report ni Ronald Valdriz. Ronald, good morning. Skills training at pagbisita sa loob ng bilangguan ang kinasang programa sa mga sumuko kahapon ng mga nagtutulak at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa bayan ng Paway dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ito'y matapos na sumuko ang 104 ng mga drug pusher at user sa mismong alkalde sa bayan ng Paway na si Mayor Jesse Galano. Ayon kay Galano, agad na makipag-ugnayan ang kanyang opisina sa Technical Education Skills Development Authority o TESDA para sa mga skills training tulad ng welding, automotive, mechanic,
tailoring at iba pa para madaling makakita ng hanap buhay ang kanyang mga kababayan na naugnay sa droga. Maliban dito, sinabi ni Gilano na isasama niya lahat ang mga sumukong drug personality sa kanyang bayan sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology sa lungsod ng Batac sa Sabado para ipakita at ipakausap sa mga bilanggo upang malaman nila kung gaano kahirap mamuhay sa loob ng bilangguan. Hindi inasahan ni Galano na gano'n na pala karami at kalala ang operasyon ng illegal na droga sa kanyang bayan. Subalit natuwa naman ang alkalde dahil 18 lang ang inasahan niyan at ang kapulisan na voluntaryong susuko. Subalit lumantad ang 104 na user at pusher na ito'y kahit wala sa kanilang listahan. Mula dito sa DWSB Radyo ng Bayan Lawag, ito si Ronald Valdris, Lawag City, konektado ka. Thank you si Ronald Valdris, mga kaibigan, mula sa Radyo ng Bayan, Lawag City. Narito naman po ang Borongan Radyo ng Bayan kasama si Pen Pomida. Maupay na aga, Pen, konektado ka. Damang nga salamat, maupay nga aga, Ms. Arena at Sir Alan. Nakikiisa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, PDRMC Eastern Samar, sa pagdiriwang ng National Disaster Consciousness Month ngayong buwan ng Hulyo na may temang kahandaan at pagtugon sa sakuna tungkulin ng bawat isa. Ayon kay PDRRMO Maria Josefina Titong, sa darating na July 25 hanggang 29, magkakaroon ng Capacity Building Emergency Response Team Refresher Course ang mga kasapi ng Borongan City at ng Eastern Samar Search and Rescue Team. Gayun din makikilahok ang mga kawani ng provincial government sa isasagawang Community and Family Preparedness Seminar. Itong aktibidad ani Titong ay pagpapatuloy buong taon kung kaya't kanyang inanyayahan ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan maging ang iba't ibang barangay sa palibot ng Eastern Samar na nagnanais na sumailalim sa naturang seminar. Ilan pa sa mga natukoy na aktibidad ay ang simulation drill sa mga paaralan, pero bago nito, ang pagpapatupad ng clean-up drive sa bawat paaralan at ang flood drill sa bayan ng Maydolong bilang pilot municipality na pangungunahan ng DOST Pag-asa, taunang itinataguyod ng pamahalaang panlalawigan na naturang mga gawain sa loob ng National Disaster Consciousness Month sa layuning mabigyang kaalaman ang publiko ukol sa tamang paghahanda bago, habang at pagkatapos ng sakuna. Para sa Radyo Bisyon, ito si Pen Pumida ng DYES Borongan Eastern Samar, media ng bayan. Maraming salamat, Pen Pumida. At yan po mga kaibigan, ang unang sigwada ng ating mga provincial reports. Bayan Patrol Report! Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 31 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga. Mm-hmm. At sa punto pong ito, puntahan na natin ang ating kasamahan na si Desiree Jonio live sa Pag-asa DOST para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga, Sir Alan, Zarina at mga taga-subaybay. Narito na po ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Kumpara nitong mga nakalipas na araw, diyan po ay naranasang mga maaliwalas na panahon. Ngayong araw po ng Martes, posible na ang mga pag-ulan. Ngayong araw po kasi trough o extension ng isang low pressure area itong nakaapekto. Dito po yan sa may katimugan ng Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, yan po ay nasa may bahagi nitong equator. Sa mga susunod na oras po, asahan natin yung maulap na kalangitan na may kasamang mahihina. Hanggang sa katamtamang pag-ulan, lalong-lalo na po yan dito sa mga lugar na sakop nitong Mindanao. Sa mga susunod na oras naman dito sa atin sa Metro Manila, hanggang dito po yan sa natitirang bahagi nitong Luzon, kasama rin po dyan itong Visayas, inaasahan natin yung generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan bahagya hanggang sa maulap na kalangitan yung iiral, at huwag pa rin kalilimutan na magdala ng payong dahil nariyan pa rin yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa latter part of the day. Samantala po, kung matatandaan natin, isang low pressure area yung sa ating boundary kahapon, at bandang alas 4:30 nga nitong Lunes, tuluyan na po yung lumabas dito sa ating boundary. At dahil nga nalaman natin yung magiging lagay ng panahon, check na rin natin yung ating mga inaasahang temperatura sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Unahin po natin dito sa Luzon, itong Metro Manila, meron po tayong temperatura na nasa pagitan ng 25 hanggang sa 34 degrees Celsius.
sa Maylawag, Olongapo, Tagaytay hanggang sa Maylegaspi at pati na rin sa Puerto Princesa, yan po ay nasa pagitan ng 22 at posible po yung umabot sa 34 degrees Celsius. Maximum natin dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin yan sa Tugaygaraw, 36 degrees Celsius yung posibleng abutin yan, habang minimum natin sa Baguio pa rin yan, nasa pagitan po yan ng 17 hanggang sa 25 degrees Celsius. Punta naman po tayo sa May Visayas, sa ating mga taga-subaybay, all the way from Tacloban, Iloilo, Bacolod at sa Metro Cebu, inaasahan po natin dyan yung generally fair weather condition. May kaakibat po yung mga temperatura na nasa pagitan ng 24 at posible po yung umabot sa 33 degrees Celsius. Panghuli na lamang po natin sa mga taga Mindanao naman, paghandaan ninyo yung maulang panahon sa mga susunod na oras. Gayun man ang ating pong temperatura nasa pagitan pa rin ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius sa May Cagayan de Oro. Bahagyang mas mataas naman dito po yan sa May Zamboanga, posible po yung umabot sa 33 degrees Celsius. Ulitin lamang natin, bahagyang maulap na panahon yung inaasahan dito po yan sa Luzon at sa May Visayas. Pero sa bahagi naman itong Mindanao, huwag pong kalilimutan magdala ng payong dahil may tsansa pa rin ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio, media ng bayan. Maraming salamat, Desiree Jonio. Mga kaibigan, ang oras natin, 34 minutes na makalipas pong alas 6 ng umaga. At sa puntong ito, mga kaibigan, ipapakilala na namin ang ating panauhin ngayong umagang ito. Kanina pinag-usapan namin ni Zarina. Ang talakayan natin, iikot tungkol sa mga dapat at hindi dapat ginagawa o gawin ng mga government employees, ng mga public servants. Yes, at kasama na nga po natin ngayon live dito sa studio, si Attorney Ariel Ronquillo, CSC Assistant Commissioner. Magandang umaga po, Sir Attorney Ronquillo. Yeah, magandang umaga, Sharina. Magandang umaga, Alan, at sa lahat ng tagapanood. Yeah, good morning sa inyo at salamat po, sir, na nakarating kayong personal kahit na medyo maaga yung ating programa ngayong araw na ito. Okay, sir, nito hong nagdaang mga araw, mainit na pinag-uusapan at ng guidance. Change ang mga mamamayan sa paglilingkod. Opo. So ang isa po sa mga unang nabanggit niya ay yung prolonged noon break ng ilang mga kawani ng gobyerno, ASCOM, sir. Yeah, tama yun. Alam mo, sinusuportahan natin yung sinabi na yun ng ating Pangulo. Pero sa kaalaman ng lahat, existing na po yung mga policies natin tungkol dyan. Opo. As a matter of fact, dun po sa mga ahensya ng pamahalaan na may front line, because of the Anti-Red Tape Act, bawal nga ho silang mag-lunch break. Opo. Eh. Kailangan tuloy-tuloy ang serbisyo. So you cannot interrupt service by reason of noon break. Hindi mo pwedeng sabihin si kliyente na bumalik ka na lang ng alauna. Kasi pag ginawa mo yun, makakasuhan ka. Ngayon, yung hindi naman frontline, hindi porket hindi ka frontline, eh pwede kang mamasyal na lang sa kung saan during office hours. Yan. Ang tawag po natin dyan, loafing. And loafing is an administrative offense. Kapag ginawa mo yan, pwede kang masuspinde, at kung paulit-ulit, pwede kang matanggal sa trabaho with forfeiture of everything. Ayun, okay. Balikan ko yung binanggit mo, ASCOM, sir, ano? No noon break policy, lalo tigit dun sa mga frontliners. Okay. Halimbawa, ikaw yung tumatanggap ng dokumento galing sa publiko, kasama yon, di ba? Okay. So, hindi naman ibig sabihin ito na hindi manananghali yung mga kababayan natin. Paano po yun? Meron silang salitan na shift. O, halimbawa, magla-lunch break kami ng 11 to 12. Kayo muna ang tatao rito ng 12 to 1. Tapos yung, ganun ho ba, more or less tama ang style doon? Doon po sa implementing rules and regulations ng Anti-Red Tape Act. Opo. Merong ano doon, enjoinment sa heads of offices to strategize to ensure no noon break, no? For their officials and employees manning the frontline services. Yes, so paano sir? Yun? Yung iba i-designate na mag-lunch ng maaga para sila yung tatao doon sa frontline pagdating ng alas 12. So dapat may ganung shifting, no? Just to ensure na hindi nga maiiwan yung frontline. Kaya nga doon sa IRR, kapag nangyari na iniwan yung frontline ng 12 o'clock,
hindi lang yung tao mismo na yun ang mananagot, pati yung head of that particular office is answerable, no? Is presumed ganun to know kabigat. Na merong violation ng policy to. Kasi nga naman, Sarina, imaginein mo, kung may noon break ang mga government offices, ikaw na yung susunod sa pila. Pumila ka ng halimbawa matagal-tagal, tapos inabot ka ng alas 12, ikaw na yung mag-aabot ng dokumento mo. Ma'am, sir, mamaya na lang pong alauna, imaginein mo naman. Nasaraduhan ka pa, no? Ano pwede kong dagdagan? Opo, please. Kasi yung ano na yun, yung regulation, hindi lang sa noon break, pati sa alas 5 ng hapon. Ayan. Di ba kapag alas 5 ng hapon, yung iba nagmamadali eh. Especially yung mga tinatawag namin na service-oriented. Yung service-oriented, ito yung mga ahensya na merong service yung mga empleyado pa uwi. Ayun, maganda yan. Kaya pag alas 5 na, nag-iimpake na yun, hindi na tumatanggap ng kliyente. Sa anti-red tape act, bawal po yun eh. Nakalagay doon, kapag may kliyente pa dyan, kahit gano'ng karami yan within the premises, pag dumating ang alas 5, hindi ka pwedeng umalis. Kailan tapusin mo sila lahat before going home. Sir, with your permission, hihiramin ko yung terminolohiya mo na yun. Mga service-oriented employees. Yung pala ang tawag po doon. Ibig sabihin, may service. May service, baka maiwanan. So, ang maganda pa sinabi ni attorney, within premises, hanggat naandun pa, seserbisuhan. Tatapusin mo muna. Halimbawa, dumating yung kababayan natin doon sa isang government office ng, let's say, 10 minutes to 5. Pero yung kanyang transaction will take more than 10 minutes. No? So, beyond 5, kinakailangang tapusin yung kinakailangang yun. Pero ato, sige. How was your monitoring naman sa mga ganitong reklamo? Ang Civil Service Commission, merong mga ginagawang pagmamatsyag sa bawat ahensya ng pamahalaan. Well, unang-una, meron kaming ARTA Watch. Sinusurpresa namin yung mga ahensya ng pamahalaan ng bisita. Meron kami mga opisyales na pumupunta ron para bisitahin sila kung sinusunod nila yung mga patakaran na yan. Bukod sa ARTA Watch, meron din kaming survey na ginagawa. No? Yung ginagawa naming pagsasurvey to test their compliance with the provisions of the Anti-Red Tape Act. Yung report card survey na tinatawag namin. At base sa result ng survey na yon, ginigrade na namin yung mga ahensya. Kaya taon-taon makikita nyo sa pahayagan, no? Mayroong mga ahensya na pumasa sa yung red tape test, no? Tapos mayroon din mga bumagsak na binibigyan namin ng intervention para next time papasa na sila. Ito ho ginagawa namin for all government agencies to comply with the provisions of the Anti-Red Tape Act. Naalala ko ano, Attorney Ronquillo, sir, na mayroong mga undercover na tiga civil service na nagpapanggap na ordinaryong mamamayan, nagpupunta sa mga government offices, nakikipag-transact para personal nilang makita, uy, ganito palang kahusay mag-asikaso ng mga kliyente itong office na ito. Or, kakabaligtaran nun, ay nako, ganito pala dito sa office na ito. Hanggang ngayon ba, sir? Ongoing pa yun? At tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Kaya siguro, magandang warning sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na mayroong mga undercover agents diyan. Hindi nyo alam yung mga binibigyan nyo ng servisyo ay mga taga Civil Service Commission na pala. Mahuhuli kayo kung hindi kayo sumusunod sa patakaran. Tama yun. Sir, ngayon meron ng guidance at paalala si mismo o ating mismo mahal na Pangulo. May additional measurement po ba tayong gagawin o mas mahigpit natin talaga ipatutupad? Ang ating taga-pangulo, no, the chairman of the Civil Service Commission, immediately made a pronouncement encouraging all heads of agencies to review their citizens' charter. Kasi po yung mga yung mga ahensya, may citizens' charter, doon nakalagay kung ano yung servisyo na binibigay nila, gaano kabilis, sino yung pupuntahan tao. Ngayon, dahil sa pronouncement ni President, sabi niya, reviewin niyo yung citizens' charter to further improve the rendition of services. So yung dating 5 days, gagawin na ngayon 3 days. Di ba? Kaya yan, naging encouragement na sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. So ibig sabihin, tumatalima tayo sa sinasabi ng ating Pangulo. At kang kagandaan dun sa citizens' charter na binabanggit niyo, Attorney Ronquillo, kung ganun ka-specific, malalaman ng nakikipag-transact kung saang window, anong pangalan ng in-charge doon, kung gaano katagal dapat manatili lamang yung ang papel, dokumento mo doon sa tanggapan na yon. At kung magkano ibabayad. Yan.
At kung halimbawa, after this, step one, sanang step two, pupunta ka sa window, ganon. So, oo, mawawalan ng lugar yung mga fixer. Tama igana. Yun, tama mm-hmm. yun. Oo. Dahil ang fixing, eh, tinuturing na kasalanan under mm-hmm. the Anti-Red Tape Act. Yes. Criminally and administratively. Tsaka may panawagan pa si Pangulong Duterte, yung mga umuulit or redundant na processing sa mga document or pagpapasa ng papeles. Well, actually, kasama po yun sa Anti-Red Tape Act. Mm-hmm. Eh. Kasi isa yan sa nagiging dahilan ng red tape pag maraming requirements na hindi naman kailangan. Mm-hmm. Nagtatagal. Eh, yung iba, no? Merong tuloy kumakausap. Gusto mong wag matagalan. Yes. Ganon. Mm-hmm. Kaya dapat wala yung mga redundant requirements. Dapat wala rin yung maraming signatures na kailangan. Yes, mm-hmm. totoo yan. Oo, mm-hmm. Nakapaloob na rin po yan doon sa implementing guidelines natin ng Anti-Red Tape Act. At saka, yun nga, kilala mo kung sino yung taong pupuntahan mo mm-hmm. para hindi ka na nakikipag-deal kung sino-sino. Mm-hmm. Mm. Kasi minsan iba mula window 1 hanggang window 8. Siyempre may mga gusto talaga ng tao na mula window 1 eh, sana nasa window 8 agad maaari. Mm-hmm. So mas maganda nga na ma-plan siya yung mga redundant. Oh, tsaka siguro dapat din natin i-emphasize yung definition ng fixers natin ngayon yes. mm-hmm. under the Anti-Red Tape Act. Eh, hindi lang yung mga tao na tagalabas mm-hmm. na nag-aayos ng transaction sa loob. Maski ikaw ay tagaloob. Yun. Tapos eh, may pinaburang kang isang kliyente no, na hindi sumunod sa proseso. At pati ikaw, pwede kang kasuhan ng violation ng Anti-Red Tape Act mm-hmm. because of fixing. Ayan. Mm-hmm. O, ganyan at, po kahigpit yung regulasyon natin ngayon. Opo. At naalala ko, Attorney Ronquillo, sir, na isa sa mga major projects din ng Civil Service Commission ay itong pag-i-institutionalize ng tinatawag po ninyo na contact center ng bayan mm-hmm. sa civil service. Kung saan yung mga kababayan natin, directly, maaring magparating ng kanilang sumbong, maaaring ding magparating ng kanilang mga papuri kung tama. Sakaling natuwa sila, ika nga, sa mabilis na pag-aasikaso ng kanilang mga papeles sa isang particular na government office asset, sir. Tama po yun. Yun nga, at in-institutionalize namin yun para maging magaan, no? Para sa lahat, yung pagpaparating ng reklamo mm-hmm. Sa mga hindi nila nakikitang maganda sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. So kung halimbawa nakadana sila ng pambabastos mm-hmm. no o kaya pagde-delay ng kanilang requirements na wala namang dahilan o kahit anong irregularity, all they have to do is to call the contact center ng bayan and immediately mararamdaman nila immediately meron pong action kasi mm-hmm. kami mismo yung tumatawag nun sa ahensya. Nagko-call nung attention. Tinatawagan namin sila, we are calling their attention na meron ganitong kliyente na nagrereklamo, eh umayos kayo dyan. Ayun. Mm-hmm. At pag yan ay hindi inaksyonan, eh dadalin po yan sa legal, no? At mm-hmm. Then we will file the appropriate legal action. Okay. Mm-hmm. Meron tayong mga text messages, Assistant Commissioner, sir. Mula kay Tonying ng Antipolo, paano po yung mga government agency na hindi na tumatanggap 4 PM pa lang? Meaning hindi na tumatanggap ng transaction 4 PM pa lang? Eh, dapat po alamin nyo kung sino yung tao mismo na yon na hindi tumatanggap ng mga dokumento, no? At ipaalam nyo po sa amin o kaya itawag nyo sa contact center ng bayan mm-hmm. Para huma-action na natin, malaman natin kung bakit ganyan yung kanilang ginagawa. Ito naman po, paano naman po pag dumating yung client 5 PM nasa premises, may OT pay po ba yung mga kawanin ng gobyerno nun? Kasi po meron tayong guidelines sa pag-claim ng overtime pay. Okay. Dapat may authority to work overtime. Tapos dapat, of course, dapat may nakalaang pondo para pambayad dyan. Yes. Hindi po natin masabi na mabibigyan sila ng overtime pay. Kaya lang po alam nyo, kapag nasa gobyerno kayo, ang primary reason is service. Yes. Oo, kaya kung meron pang pagsisilbihan, eh dapat pagsilbihan po natin 'yan eh. Oh, eh kaya tayo, yun ho yung nakalagay sa ating panunumpa eh ng kawarin ng pamahalaan. Pinatutupad lang po natin, no? Regardless of whether there is pay or not. No? Mm-hmm. Ito naman po, tinatanong po ni Ma'am Minda kung kasama ang mga guro sa mga no-noon break kasi flexi time daw po ang pagtuturo ng mga guro. Ang no-noon break policy po nag-a-apply sa frontline services. Okay. Oho. Yung mga guro po yata, eh hindi po natin maituturing na frontline kasi primarily po ang kanilang function ay teaching, no? Mm-hmm. Nasa loob sila ng paaralan. Mm-hmm. Oho, baka ho hindi natin pwedeng masabi na kasama sila doon sa regulation. No-noon break. Okay. Pero kung sila ay na-assign, alam nyo kasi minsan binibigyan sila ng additional na trabaho, yes. No? Na-assign sila sa isang trabaho mm-hmm. na frontline,
eh automatically papasok din sila doon sa requirement na no-noon break. Alright. Okay, ito may lambing si Greg ng Caloocan. Sabi niya, paano naman po yung sa COMELEC hanggang ngayon hindi pa naibibigay yung mga voters ID o yung ID ng mga registered voters. Voter. Ayan. Matagal po ba talaga yun? Caloocan. Yun ang tanong eh. Matagal ba talaga? Siguro processing? Dapat tanungin natin yung ano, Commission on Elections, ano ba yung dahilan dyan. Yes. Ano? So, kasi meron naman ho, yung ibang mga ahensya na legitimate reasons no? Or constraints okay. Kung bakit hindi nila magawa agad, no? Katulad niyan, baka halimbawa eh kung ano man yung kulang diyan, baka kulang ng materials, kulang ng pondo. Hindi po natin masabi. So we have to ano, to ask that question from the COMELEC. O pero dapat i-remind din natin yung ahensya o may naghihintay ng serbisyo, you have to do your best to deliver the service at the most appropriate time. So ito naman po ah. Good AM po. May reklamo po ako dito sa SSS Davao. 3 PM po ako dumating, di na ako in-entertain. Cut off 3 times na akong pabalik-balik. Di pa rin ako pinagbibigyan. Ano daw po yung action na dapat gawin dito? Si Edly ng Toril. I-report nyo po sa pinakamalapit na opisina ng Civil Service Commission at papasyalan po yan. Para malaman po natin yung dahilan bakit po nagkakaganyan. Alright. Okay. Ito. I mean, last pa. Ito, pahabol. Ha? Nancy ng Makati. O iba naman ang tanong niya. Government employee na halos 20 taon na raw na contractual. Yung term na contractual, paano ba din i-define yun, Ascom Ronquillo, sir? Alimbawa? Dalawang klase po ang contractuals natin. Ano? Yung isa po ay contractual na ini-issue ng appointment. Opo. Yung isa naman ay contract of service na pinapipirma ng kontrata. Yes. Pagka ko contract of service na pinapirma ng kontrata, hindi po considered na government service yun. At yung tao na yun ay hindi considered government employees. Opo. So therefore, yung terms and conditions of employment nila nakabase doon sa contract. Ayun. So kapag natapos na yung kontrata, wala na rin sila. Ngayon, yung mga contractual employees, hindi naman po sila kasi permanent. Oho, meron ding specific period yan during which they will be employed in government. So, pag natapos yung period na yon, kahit gaano katagal kadala silang i-renew, kahit matagal na sila dyan, pero talagang dumating yung panahon na tapos na yung, ano nila, yung period of employment based on their contractual appointment, talaga hong pwede ho silang tanggalin. No? We have to remember that security of tenure in government is enjoyed by permanent employees. Pag hindi ka permanent, ay hindi mo maaasahan yung security of tenure. Yun ang sagot dun sa tanong ni Nancy ng Makati. Ito naman po, good morning viewer from Batanes. How could you deal with the employee exceeding the number of leave credits for 1 year? What could be the punishment? Pagka ho nag-exceed ka ng leave credits, edi yung mga absences mo without pay na yon. Ibig sabihin, mabawasin na. No work, no pay. Tapos kung ikaw ay incidentally ay nabayaran during those absences, kukunin pa rin sa iyo yun, babayaran mo yun. Isusoli mo yun. You cannot cheat the government. No? Sir, last na yabol natin yung bago nilang program or certification para sa managerial. Kahit brief description lang po. Yes, alam niyo po kasi patuloy kaming gumagawa ng paraan para para gumaan no. Yung mga requirements na hinihingi natin for government employment. Sa ngayon po kasi kapag ka ikaw ay division chief at pataas no managerial level, kailangan mo ng master's degree. Yes. At alam naman po natin pag nag-aral ka ng master's degree, umaabot ng 2 taon 'yan, 'di ba? Bago ka makakuha ng master's degree. Nag-introduce po kami ngayon ng program, ito po yung certification process namin. Na kapag ipinasa mo equivalent na sa master's degree. Ito yung mga lang po ito, 90 days. Kaya lang medyo hindi po siya madali, no? You will have to enroll. You will have to enroll, you will have to do some activities and then you will have to pass some examinations, no? So after passing that, you will be given the certificate and that certificate will be equivalent to a master's degree. Ayun. So, ibig sabihin magko-qualify ka na as division chief. Hindi mo kailangan ng 2 taon. Umikli yung 2 taon pero humirap. Ayan. Nako, magre-request tayo ng part 2 yes. And even part 3 with Attorney Ronquillo dahil napaka-interesting na pag-usapan of course ang ganyang mga alituntunin pagdating sa paglilingkod sa ating mga kababayan.
ng ating mga public servants. Sir, salamat po ng marami for joining us this morning, sir. Oh yeah, maraming salamat din, Alan, Sharina. No? Sana hindi kayo madala. No? At gusto lang natin paalalahanan ang lahat, no? Na ang mga tao sa gobyerno ay nasa gobyerno because of service. Yes. Wala po tayong ibang dapat isipin. Kaya kung ano yung makakagaan sa ating mamamayan na siya nagpapasweldo sa atin, yun ang gawin natin. Yeah. Okay. Salamat po na marami, mga kaibigan. Bisita po natin si Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo mula po sa Civil Service Commission. Salamat po na marami, sir. Salamat din po. At narito na po ang ikalawang sigwada ng ating provincial news. Bayan Patrol Report! Naandito na po ang Dagupan Radyo ng Bayan kasama si Aimee Casino. Maganda umaga, Aimee. Konektado ka. Okay, maraming salamat kasama ng Zarina at kasama ng Alan. Malaking ambag sa paglubo ng populasyon sa bansa itong early pregnancy, umagang pagbubuntis ng mga kabataan. Kaugnay nito inulunsa dito sa lungsod ng Dagupan ang You for You Youth Caravan. Ito'y dinaluhan ng mga babaeng high school students. Ang nasabing programa ay isang wastong pamamaraan upang mapag-usapan ang mga kritikal na bagay gaya ng sexual activities. Lubos naman ang kagalakan ni Mayor Belen Fernandez dahil sa aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa nasabing programa. Binigyan din niya na unahin muna ang pagtatapos ng kanilang pag-aaral bago ang pagbubuntis. Sinabi naman ni City Social Welfare and Development Officer na si Leia Aquino na magsasagawa sila ng mga kampanya sa iba't ibang paaralan sa lungsod at magiging katuwang nila rito ang mga student leader. Ilan sa mga aktibidad na inihanda ay ang interactive learning exhibit, team chat, team code, power of you, bakas bukas exhibit at itong team tunes. Kasama sa naturang programa, ang Commission on Population. Para sa Radyo Bisyon, Aimee Casino, Dagupan City, media ng bayan. Maraming salamat, Aimee Casino. At mula sa Dagupan, mga kaibigan, punta tayo ng Hulo, Sulu, Nasra, Ani, Radyo ng Bayan, Hulo. Good morning, please come in. Magandang umaga at maraming salamat. Handa na ang DepEd dito sa lalawigan ng Sulu para sa pagsasagawa ng earthquake drill bukas. Ito ay kaugnay sa National Consciousness Month kayong buwan ng Hulyo na may temang kahandaan at pagtugon sa sakuna tungkulin ng bawat isa. Tungkulin sa pagsasagawa ng nasabing aktibidad, ang Provincial Risk Reduction Management Council, Municipal Dream Sea, BFP, Local Government Units at marami pang iba. Ayon kay Director Izquierdo Jumadain, focal person ng Disaster Risk Reduction Management ng DepEd, ngayonin nito ay upang matiyak ang kahandaan ng mga mag-aaral sa oras ng sakuna tulad ng lindol. 6,000 mga estudyante sa lahat ng public elementary school sa buong lalawigan ang sabay-sabay na mag-drill sa paaralan nila pagpatak ng alas 9 ng umaga bukas. Nauna dito, dagdag pa ni Jumadain, ay nakapagsani na rin ang mga kawani ng DepEd, lalong-lalo na ang mga guro at mga school nurse na siya rin mangunguna sa pagsasagawa ng earthquake drill. Para sa Radyo Bisyon, Nash Ani nagulat mula sa Hulo, Sulu, media ng bayan. Radyo ng Bayan, Hulo, Sulu. Wait lang po, magdagdag lang tayo ng konting text mula sa aking cabinet. Good morning, sir, ma'am. Si G from Valencia, Bukidnon, dito sa amin. Maraming nagloloko na empleyado. 9 a.m. lumalabas na opisina tapos umabalik ng alauna. Nako, masama yun. Ganda umaga po, pakibati po ng advance. Happy 91st birthday. Si Mama Josefa Ogunayan sa Davao City from Evangeline Magbanwa ng Naik Cavite. More power to your program. God bless po. Happy viewing to all Barangay Rawis residents and Vilma's Kitchen. Radyo Vision number one po kayo. Kasama kayo lagi sa araw-araw naming pinapanood. Mula po kay Junjun Kalong ng Calbayog City. Konektado ka. At meron po tayong panawagan ngayong umaga mula kay Miss Jennifer Supan. Isang call center agent na wawala. Higit 30 hours na po ang nakakalipas. Until now, di pa din siya nagpaparamdam. Hindi sinasagot yung phone niya pero nagri-ring. Last seen in Maris Village sa Antipolo City. Ang pangalan po niya ay si Nicole Gadi Javier, isang call center agent, 5'11 ng taas, 31 years old. Lalaki po ito, Nicole Gadi Javier. Kung meron po kayong informasyon higil po kay Nicole, maaari po kayong tumawag kay Miss Jennifer Supan sa 0905-147-6904. Isa pa, 0905-147-6904.
0904. Maraming salamat po. Okay, paano yan? Sa puntong ito, kami po ay magpapaalam na naman pansamantala. Mm-hmm. Bye-bye time. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Gusto po namin magkasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Luzuegro. At sa pangalan po ni Kaya Francis Cancino, ako naman si Alan Alianigue. Hanggang bukas ng umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision sa Bidya ng Bayan.